Okay guys, so happy Monday muna sa inyong lahat. So eto, meron na namang update si my Defi pet. Diretso na tayo sa pag-uusapan natin na yan. So pinost nito ni my Defi pet 2 hours ago. Feeling ko magpo-post sila ng marami pa nito, iisa-isahin siguro nila. Inuna nila kay Tygris, or ito yung papalit kay Tygra, di ba? So kung pupuntahan natin actually guys muna yung voting. Tingnan natin kumustahin natin yung voting dito. Pero most likely mananalo yung ating option 1. Okay, so tingnan natin dito. Active pa rin to kasi 7 days naman yan until May 21. So active pa rin as you can see here. And the votes, tingnan natin, loading pa siya. Okay, overwhelming guys. 256,000 dpet compared to 4,200 lang ng option 2. So once again guys, sa mga hindi pa nakaka-vote, pwede kayo mag-vote. Pero ito po tayong option 1 or yung first option dito, upgrade existing pet V1 to V2. Okay? Keep pet V1 the same. May isang nag-comment actually sa atin na mas magastos daw yung second option. Pero ako kasi ito pa rin ang tingin kong mas magastos. And so far, the rest of you guys naman na nagko-comment sa atin ay yun din ang sinasabi. Okay? Oops, may bago tayong subscriber, Cripstar Mac. Thank you. Hindi siya mukhang Filipino. I don't know if you speak Tagalog, but thank you for subscribing to the channel. So ayan, salamat rin sa mga nagko-comment as always. And ito, sa mga hindi pa rin nakakaalam, nag-ask din to si Daddy Vin ng babalik po ba yung dpet na ginamit sa voting. So hindi lahat nakakapagbasa, hindi lahat may time magbasa. It does not mean na nagtatanong or hindi nila alam ay mahina sila umintindi. It just so happens siguro na hindi niya nabasa, 'di ba? Pwedeng busy kasi. That's why gumagawa tayo ng videos almost every day about my DeFi pet para ma-update kayo kung meron kayong na-miss out, okay? So, ayan, sa mga hindi pa nakakaalam or hindi pa updated, hindi po mawawala yung DPET natin. Hindi natin ipangbabayad yung ating DPET token pag nag-vote tayo. Pero yung same number ng DPET na meron tayo, yun yung same number ng votes na pwede nating i-vote. Okay? So, ayan, makikita nyo naman yan doon sa last video ko, etong how to vote. Makikita nyo rin kung gaano karami yung votes na nailagay ko, exactly kung ilan yung aking DPET token na hawak nung time na nag-vote ako. Okay? So, ngayon naman, balikan natin. So, mukhang sure win na to guys. Mukhang sure win na. Which is good news for us. Now, let's go na dito sa kanilang pinost kanina. Okay? Ito lang naman ay yung character description ni Tygris. Diba? So, ayan. Hey, Pet Masters. As we announced, Pet V2 is coming to MDP World. Unlike the cartoon style of the Pet V1, the Pet V2 is stylization style. Huh? Ngayon ko lang narinig yung stylization style, guys, ha? Okay. Bringing a new breeze to the MDP world. Okay, so ano kaya? Ano kayang itsura niya? Kasi, guys, pwedeng art lang to, eh. Diba? So, kung alam nyo, guys, minsan naggagawa ng art si, ano, diba? Si My DeFi Pet. So, ano bang sample ng art nila? Meron silang mga art dito, diba? Sana yun? For example... sana ba? Gumamit tayo ng thumbnail nun eh. Para lang makita nyo kung hindi kayo familiar. Diba? Meron silang mga art stuff lang na ginagawa. Ito. As you can see dito guys, itong staking update. Makikita mo dito parang si ano to, si Adonis, diba? Yung nakaabang dyan sa puno. Pero hindi talaga siya... ito guys, ito. Hindi talaga siya yung mismong klase ng ano... 3D style. Ito kasi 2D style eh, diba? So, pwedeng art lang kaya yon. Or ito na mismo yung... i-release nila, 'di ba? So yun ang hindi natin sure. Kasi ayun, no, stylization style, 'di ba? All right. So tapos ito yung description ni Tygris. A fire element assassin is the first character we'd like to present. Claws may be used as a slashing melee weapon with the ability to create a bleeding wound. Okay? So pwedeng magano to, ha? Pwede tong mag-bridge towards dun sa once na nilabas na nila yung skill. Baka magkaroon siya ng skill na may bleed effect na every round nagbi-bleed yung opponent. Who knows? Okay, tapos tuloy natin. The opponent will progressively lose blood as a result of this bleeding, which is tough to halt. Because of this, it is impossible for any prey to survive an attack by
Tygris or Tygris, di ba? Okay, so ano kayong basa dyan? Tygris siguro kasi parang tiger, di ba? So, Tygris. Ayan, so... Ayan, okay, natawa naman ako dito, buff your pets, we don't care about the looks. Actually, may bagay rin naman yung looks. Diba? Kahit naman yung ibang games, ini-improve nila yung looks nung kanilang mga games. So, especially since pwedeng matagal pa bago lumabas yung mga features na talagang inaabangan natin, then, for the time being, kung ano man yung improvement na magagawa nila, I think it matters, diba? Alam ko yung iba dyan, they only care about yung kanilang ROI, makakumita lang, diba? But, if the developers of the game are in it for the long haul or talagang for the parang long term yung kanilang thinking for this game, then sabi ko nga, ako, I'm not biased kay my DeFi pet, pero kung may ginagawa naman silang maganda, then syempre i-upload naman natin yun, di ba? So kung meron silang hindi magandang update, di ko nagustuhan, sinasabi ko rin, di ba? Balance lang tayo. Okay? So, katulad nga nung nagsasabi nung iba, meron kasing iba na talagang solid sila dun sa kanilang thinking na bago pa lang tong game na to, let's give them a chance. Talagang kung i-compare natin sa ibang games na matagal na dyan, eto, baby pa lang. Yes, I understand that. Pero this channel is diba? Unbiased channel to, guys. Yung ating YouTube na to, so, diba? Kung ano pinapanood nyo, yun ang opinion ko. Kung nakita kong may maganda, nakita kong ito ang potential, sasabihin ko. And I always do that. Pero pag may nakita rin akong hindi maganda, meron din akong nakitang oops, risky to, or hindi ako sigurado dito, sinasabi ko rin, diba? So kailangan balance tayo lagi. That's the reason why it's still best pa rin as always na ilagay nyo lang yung or i-invest nyo lang yung funds na pwedeng-pwede nyo pakawalan or itapon, di ba? Alright, so so far wala naman yatang iba pang update as of the moment. Also, kung pupunta kayo sa website ni my DeFi pet, guys, kasi nung gumawa ako ng video, nasabi to ni Avaricia. Ayan, si Avaricia ay ito, si Avaricia. Yan, nasabi niya na to na doon sa website, makikita niyo pa rin yung old pets. Actually, nakita ko rin yun. Di ko alam ba't hindi ko siya nabanggit sa previous video. Pero ito, dito sa pets, di ba? Ayan, pag pinindot niyo yung pets, ayan, makikita niyo yung mga bagong V2 na pets. Pero at the same time, makikita niyo rin yung... actually, hindi ko yata nabanggit yung vermin sa last, sa video na yon. Ito yung vermin, ito yung papalit kay Venom, di ba? Pero ito, nandito pa rin yung mga old school, yung mga OG natin, sila Spike, di ba? Ayan, Wing Popper, nandyan pa rin silang lahat. Okay? Actually, good na nga na itsura ng Tygra dito, eh. Di ba? Hindi niya kamukha yung Tygra sa game. Dito ang ganda niya tignan, di ba? Pero ito, anyways, pwede nyo naman silang daan-daanan. Although, sabi ko nga, hindi ako fan. Ito, similar siya dun sa kung ano yung nasa game, di ba? Hindi siya appealing. Tignan, kung i-compare nyo dun sa mga bago, di ba? So, ayun, guys. As always, kung meron pa tayong iba pang i-upload, may bago pa tayong i-upload, of course, i-update ko kayo. As always naman yan. May mga nagpapa-shoutout, guys. Pasensya na kung hindi ko na siya shoutout. Pero ayan, salamat sa mga nagko-comment sa atin as always. And once again, guys, kung merong mga nagko-comment na nadaanan nyo and meron naman kayong time, especially kung naranasan nyo or na-experience nyo yung kanilang issue at meron kayong solution, then pa-reply naman, guys. Kasi ako hindi lahat ng issue na dadaanan ko. So ayoko sumagot ng something na hindi ko na-experience. And personally, okay, so yun lang, guys. Subscribe if you haven't, kung may napulot kayo dito, kung meron, kung informative ba to, kung nakatulong to, kung bored ka at may napakinggan ka at ilang minuto ay nawala yung pagka-bored mo. Kahit anong reason, subscribe if you haven't, guys, and God bless, keep safe, bye.